Dito na naman tayo sa labas. Sa labas na naman si Inday. Yes! Tawag nito. Kukuha kami ng food packs again from Maan. Second time. Second wave. So, yun. Very blessed na naman si Inday. So, ang kalahati nun is papamigay ko din sa mga kaibigan ko. So, yun. So, yun. Gulo-gulo na naman ang ating kwarto. So, nakakuha naman ako ng panibagong food packs from Maan. At to check it, ang gulo-gulo na ng kwarto ko. See? And, yun, what do you call this one? Yung ibang packs na to, I think, ibibigay ko na sa mga iba ko pang... Ay, pilat! Yung tawag nito, ipapamigay ko sa iba na mga kasi may nag-message din sa akin na kailangan isang nag-ano sila ng mga driver, so may mga Indian sa na mga driver na medyo hirap ngayon at hindi makaano. So yun guys, ibibigay ko sa kanila yung ibang mga food packs na nakuha ko for today. Tapos i-update ko kayo kung ano, kung may bago ba sa mga nila. Pero I think same pa rin kasi may din tayo dito, may 15 kilos of sugar, may 20 kilos of basmati rice, may ata na flour na malaki, tapos may maliit. Tapos yun lang guys, may mantika ulit ako. So yun, i-unbox natin lahat. At so guys, ang laman ng isang box, same pa rin. May baked beans, mga pasta, tuna, at yung favorite ko sa lahat. Yung gatas, and then my tomato paste. Actually guys, yung pasta na to, sobrang dami nito. Ewan ko lang kung anong kaya kong gawin dito. Diyos ko po ewan ko na lang, Roger. Tapos sa second box, same pa rin ang laman. Yung puro dal, tignan natin kung makakalakad ka pa. Kung maubos mo to. And then, yung favorite ko. Yan siya. So, dati kasi guys, dalawang tiyan binigay nila. So, yon. Dati, kung nakikita nyo, hindi pa ako nakaka 1/4. So, yan. Ito na, bukas na siya actually. Nilagyan ko na ng duct tape para ma-seal siya. Tapos, yon. Tignan nyo, ang dami ko pang tea. Yon. Ito yung 15 kilos ng sukal. Mga flour dito. Tapos itong 20 kg na rice na basmati oil. So yun, parang wala siyang kasama maliit na oil. Ay, may kasama siya. So yun, so yun lang guys ang laman ng hindi ko na to bubuksan kasi dates to. Tingnan nyo kung ilang kilo tong dates. My goodness. So baka yung iba papakargo ko. Yun, sasama ko sa cargo. And by the way, I am so happy na yung naano natin na noodles eh yung favorite ko. Favorite ko talaga. Favorite namin lahat to dito. And then, tada! Hindi na ko bibili. Ayan guys, ang pinakamasarap sa lahat. Actually, apat na box nila lang binigay. Isa nito, dalawa, tatlo, apat. So, yun. Ang binigay kasi nila ng una is
hindi namin bet. Pero okay lang, masarap din naman siya. Kaso nga lang mas favorite ng mga Indiano, so pinabigay ko lang yun. Meron pa ko isang box dito, bibigay ko doon sa gustong kumuha ng ibang packs. So yun lang guys ang laman ng ang aking second batch na goods from Maan. So yun, tignan nyo ang gulo-gulo ng kama ko ngayon. Actually naglampaso na ako kanina, inayos ko talaga. So yun, just bear with me ha, ang gulo-gulo pa. Makasabi pa yung mga face mask ko, dos ko po, dapat itapon na yan. So yun, yan na siya. So disclaimer lang, bago ko tapusin ang video na, sabihin ko lang na lahat ng food packs na to ay ibibigay ko din, hindi lang para lang sa akin na ano, Diyos ko dahil taba-taba ko na, Diyos ko, hindi ko naman kaya itong ubusin. Actually na-share ko na yung kalahati ng rice sa kaibigan ko dito sa accommodation. Yung iba ipapamigay ko sa mga iba ko pang mga kakilala kung gusto nila. Tapos yun, meron nag-message sa akin na kung gusto ko daw na ibigay yung mga Indian food na hindi ko naman nakukonsume, ibigay ko na lang daw sa kanya. So, simple, sabi ko nga, sige, wala namang problema yon. Mas i-message ko lang sa na ready to pick up na yung ano niya ngayong araw. So, hopefully na maano ko, mabigay ko lahat to and then ma-dispose na natin. So, yun lang guys. Thank you for watching for this vlog. Sorry, pasensya na kayo, medyo malabo na yung phone ko. Yun lang guys, wala naman ako masyadong i-vlog, wala din ako masyadong sasabihin. So thank you on the behalf talaga sa UAE government ng Abu Dhabi. I'm very thankful, very happy na nakatanggap ulit ako ng food pack. Na nga guys, nagtatapos ang ating video regarding sa pangalawang food packs from Maan. Ang kwento ko lang kung ano nangyari din. Medyo nagkagulo this time at medyo pero okay din naman siya. So yun, yung isa ko kasing kaibigan or kasamahan dito sa work, sa accommodation namin, actually he in-inform niya ako regarding sa pagkuha ng allowance ng food pack. So yun, mabuti na lang tinawagan niya daw yung Musrif Mall. Kinonfirm niya kung andun yung food packs niya. So kinuha yung MSID niya, cellphone number niya, same thing what happened to me na bago ko din nakuha yung food packs ko. Pero actually talaga nasa Musrif Mall talaga yung place ng pagkukuha na. Ewan ko lang kung ano nangyari ngayon, pero yun na nga. Sabi niya ganun na tinawagan ko yung Musrif Mall, sabi niya ganun, kunin ko daw yung food packs ko sa Madina at Zayed. So yung Madina at Zayed na yun, yung bilihan namin ng gold or parang gold center namin dito, pero pwede din naman sa mall. So yun. So syempre hindi din naman ako so kailangan ko din confirm kasi baka yun yung sa case niya and then sa akin pala nandoon din. So yun. Tumawag ako sa hotline or sa customer service ng Lulu ng Musrif Mall. And then yun na nga na kinuha niya ulit yung yung Emirates ID ko and cellphone number, and then kinonfirm nga ng customer service na yung food packs ko is nasa Medina Zayed. Kasi guys, kung pumunta ako doon at hindi ako nagtawag, Diyos ko po, sayang na naman ang 40 dirham na pamasahe. So better, kung pupunta man kayo sa place na yon na sinabi ng Maan sa inyo, napuntahan ninyo, better muna na tumawag kayo para hindi, para hindi masayang yung efforts at pamasahe ninyo. So yun, reminder ko lang sa lahat na this is second time na binigyan ako ng food packs from Maan. And then super thankful talaga ako ng araw na ito kasi nga
at least kahit na medyo may ano na bumabalik pa rin yung ano yung sa trabaho na ako, may trabaho na rin na ano, pero syempre yung sahod pa rin, hindi rin katulad nung dati. So medyo at least nakakatulong talaga sila sa mga residents dito sa Abu Dhabi. Actually guys, meron din namang sa Dubai na ano na parang maan din na nag-organize ng parang nagbibigay ng food packs. So hindi ko pa sure kung ano doon sa Dubai na yun yung process, kung pareho lang din naman. Pero yun, very thankful din ako talaga sa Maan, kasi after kong makuha around nakuha ko kasi sa mga 1:45 I think ng hapon. So pumunta kami doon ng kaibigan ko sa customer service para makuha na nga. So andun din na, thankfully na andun na, ready to pick up na siya. Pero yun, sabi kasi ng customer service ng Moslip Mall, swerte nyo sir kung natumawag kayo, sabi yung gano'n, kasi meron din naman daw na ibang mga kabayan na nasayang yung effort, kasi nga na wala pala doon yung food packs nila. So medyo nagkaroon ng confusion, pero ang ginawa ng Maan, thankfully tumawag sila around 4 PM sa akin, kinonfirm nga na kung nakuha ko na ba yung food packs ko, ganito ganyan. Very hands-on talaga sila guys, very thankful talaga ako sa mga sa organization ng Together We Are Good. So yun, tinawagan nila ako, actually kumakain nga kami dun sa mga inasal na kaibigan ko bilang silang tumawag, akala ko trabaho. So yun, yun na nga na sabi ng teller kung ano ba nangyari, kung nakuha ko na ba o ano. Sabi, in-explain ko naman sa kanya na yung process. So sabi kong ganun, ma'am, actually I called the Moslip Mall customer service regarding my food packs, if it's already available and ready to pick up. Sabi kong ganun sa kanya, and then sabi ng teller that I have to go to Medina Zayed because my food packs is already transferred in Medina Zayed. He's telling it that, and yun nga sinabi ko, okay, better no. Sabi niya ganun. So yun, napasalamat din ako sa kanila, and then thankfully naman na nakuha ko din na yung second wave ng relief packs. Tapos yun, binigay ko yung iba sa mga kasamahan ko, tapos nabigay din ako sa isang actually yung nakita niya yung video ko regarding sa food packs sa Maan, binigay ko din kasi yung driver yata nila or mga sa company is almost 3 months na din na walang kinakain. So yun, binigyan ko halos kalahati na ng ng food packs, kasi hindi ko rin sila nabigyan ng madami kasi nga nabibigay din ako dito sa mga kasamahan ko. So kung meron namang pangatlong wave, yun, bawi tayo doon. Kasi yung iba kasi na mostly ng mga kasamahan ko na binibigyan dito is alis na. So yun, medyo mahirap ngayon talaga kasi nga yung pasok mo is on and off. So parang 15 days work, 15 days din na off. So wala din mangyayari, pero wala din mangyayari sa sahod mo. So yun, thankfully talaga na sobra akong thankful talaga na yun nga nakatanggap tayo ng 10 packs. Yes, guys, 10 packs na food packs na Famaan. Actually, ang sa 10 packs na yun is may 20 kg na basmati rice, may isang box na dates, may apat na boxes of noodles na isang box is 40 pieces. So, i-times yun na lang yun. Tapos, isang tumakmak na pasta, ang daming evaporated milk yung rainbow. Tapos, may tomato paste pa dun, may plain madames, yung parang baked beans ng Middle East. Tapos yun nga, may baked beans din, may tuna din. So yun, ang very very convenient talaga yung nila. Well, meron din naman kasing iba naririnig ko. Actually, may naririnig ako ng mga nagre-reklamo.
na bakit puro ganito ganyan yung ano natatanggap. Guys, wag na tayo mag-demand. Sa pandemic na to, sa mga ano na to, sa ano, wag na natin pairal ang issue natin kasi meron akong ka-flatmate na nagreklamo siya. Hindi ko na yung mention yung name. Sabi niya gano'n na ano, na bakit ganito yung pagkain na binibigay niyo, wala namang pang Indian food na ano. Kasi yung Indian food yata na nandun is yung dal, musur dal nila, yung kulay orange na parang munggo. Yun, ang dami din noon na binigay. So, syempre, ang ginawa naman, para hindi siya ma-disappoint, binigyan siya ulit. So, yun, parang din nakaka-disappoint yung ganung ugali. So, be thankful na lang kung nabigyan ka. Kung wala din, be thankful ka na lang din. Or wait ka na lang din kasi meron din ako mga kaibigan na tawag nito na hindi din nakakatanggap pa ng mga ayuda from Maan. Pero tinatawagan sila tapos ilang days pa or ilang mga 2 weeks, minsan nga may isang buwan pa na ano. Mabuti nga lang sa akin at maano yung process ng ano ko, ng tawag nito, ng application ko. So yun guys, very thankful talaga ako na ano. Kasi guys, kahit anong ano man yung pasta na yan, kahit bumili ka lang ng tomato paste, kahit ano yung, kung wala kang tomato sauce, yung tomato paste, Diyos ko po, yun ang ginagawa ko. Bumili lang ako ng ground beef, magkala lang ground beef, 2 gram, 4 ano na, kilo. So yun, yun lang guys ang anuhin ko na ano, na suggestion. Kung ayaw nyo naman ng ano, edi ibigay nyo na lang sa iba. Huwag na tayo magreklamo. Yun na nga lang. We don't complain. Ha? Huwag na tayo mag-complain regarding sa mga pagkain na yan. At least be thankful tayo. Be thankful tayo sa lahat ng mga blessings na binigay sa atin. Pasalamat tayo at na-aprobahan tayo kasi meron din iba dyan na mga worth it din pero hindi pa rin nabibigyan. So, yun lang guys ang ano ko na kung ano man ang nabigay, be thankful. Kasi sa oras talaga na to, sa oras ng ano natin, wala tayong maano kundi mga sarili natin. Ha? At magtutulungan tayo sa isa. So, yun lang guys, ang ano ko. E-end ko na yung video, medyo mahaba na din to. So, yun. Yun ang nangyari sa akin. Basta bago, reminder lang, basta kapag tumawag na yung Maan sa inyo, and then kung may specific mall sila na sinasabi, i-search nyo sa Google yung customer service kasi nandun din naman lahat yung katulad ko sa Muslim Mall. Nakuha ko lang din yung customer service nila sa Google. So, yun. Bago kayo pumunta guys, mag-ahead kayo ng at least 1 hour. Sample ko 1 p.m. Ang ginawa ko kasi 1 p.m. yung pick up ko, diba? So, tumawag ako ng mga 12. Kung ano na ba, kung ano yung status ko. Kasi one time, kasi diba remember nyo sa first day ng kuha ko, is tawag nito, wala na. Wala pa yung food packs ko doon. So, I have to go pack. So, yun, nadala na ako doon. And then, ayaw ko din na gumastos ng marami. So, yun ang ginawa ko. Tinawagan ko ulit sila. And then, kinonfirm ko. So, yun na nga. Yun guys, ang better way na ano hininyo. Mag-spend kayo ng at least 5 dirham man lang or ano load para tumawag kayo na ano na kung andyan na ba yung food box ninyo, kung ready to pick na or ano man yon. So yon. Yun ang anuhin ko sa inyo. So I will end this video. I hope you have a great time and then I hope you enjoy watching my video kahit na medyo stress at medyo nakaano kasi ay nakaya ko na ng kalamahan sa mundo na to. Diyos ko po. So yun, have a good day and then enjoy life and then stay pretty. Okay, bye bye.